Good morning mga kabuker, welcome po ulit dito sa ating panibagong update ng araw. Nandito po tayo ngayon sa may Maama kabuker, no, para mag-update po sa inyo sa ginagawang Maamagtuod flyover project mga kabuker. So yan siya mga kabuker, oh. Ay buhos na yung mga poste nila dito. Gaya lang din dun sa may bayad akolas. Ayan yung sinabunan nila ng carpooling, ng tawag yung trapal. So mula dito, maglalakad tayo mula dun hanggang dun sa may dulo. Kunti para tingnan natin yung ano. Nagsimula pala itong project na to ng fourth quarter po ng taong 2021 at may budget po siya na 1.4 billion po. Ito po yung Magtuod Maa Flyover mga kabuker. Ginagawa pala itong project na to para makatulong po sa mga tao sa buong Davao City at sa mga sasakyang dumadaan dito sa Davao City para maibsan po yung traffic, kasi dito sa area na to is napaka-traffic po. Kaya ang naisip nilang gawin is gumawa po ng flyover kagaya dun sa may ano, no, sa may Ulas. So yan siya, oh. Napakalalaking mga ano, mga haligi po. Napakatibay. Sa mga ilang poste na to mga kawoker, no? Bali, apat dito, banda. Titingnan natin dun sa may kabila, mamaya. Kung ilang poste meron dun. So, ganitong sitwasyon dito mga kawoker, oh, napaka-traffic. Kasi nga, napaka-kitid ng kalsada. So, ang solusyon po is gumawa ng ano, flyover para maibsan yung traffic banda dito. Napaka traffic dito banda, halos araw-araw yan po yung problema ng ano dito, yung mga traffic po. Kasi nga sa sobrang traffic nagkakabuhol-buhol yung mga sasakyan, kaya ito yung naisip nilang paraan para mabawasan yung traffic. So ngayon nga lang po, ang daming mga malalaking truck na dumadaan. Kasi nga po, ano, diversion road na to, eh. Kaya ganito yung itsura dito. Napaka-traffic. Tingnan nyo lang. So ganito yung mga nangyayari ngayon sa Davao City. Parang lahat ng kalsada may ginagawang pag-aayos. Road widening project, drainage project, flyover project. Ang daming mga implementing project ang ginagawa ngayon dito sa lungsod po ng Davao. Yan naman po yung papuntang Magtuod po. Yan, oh. Yung kalsada na yung pasapakyat. Yan, natapunan lang ng mga sasakyan mga kabukyan. Buhol-buhol yung traffic.
Wala kang makita ang kalsada, puro traffic po. Kasi nga po napakakitid ng kalsada. So ayan, kailangan nilang ayusin 'to banda dito. Kasi dito halos lahat dumadaan ng mga maliliit at malalaking mga sasakyan po. Mula downtown area, mula Panabo, Tagum, ng mga sasakyan. Papunta namang bukid nun, dito din dumadaan. Ayan ako pero. So nakita nyo naman kung gano'ng ka-traffic. So tatawid tayo dun sa may kabila. Titingnan din natin dun sa may kabila kung mga ilang ano na rin yung nagawa nila, no. Tawid lang tayo doon para matansya din natin yung ano sa may kabila. Kalsada. So wala naman tayong magagawa. Kailangan natin tumawid. Ayan mga kawukero, dito tayo makakadaan dyan. Dito tayo sa may gasolinahan kasi ang daming sasakyan dyan banda. So mahirap na. So ayan o. Dito sa kabila meron ding ano, pagtawid mo ng kalsada, meron ding mga poste dito. Kasi nga po medyo mahaba-habang ano to, flyover. So grabe talaga ditong, grabe talaga tong area na to mga kawukero, napaka-traffic. Sobra. Hindi mahulugan ng karayom. Grabe yung traffic. So sana itong solusyon na ito na ginagawa nila, sana effective to, para magiging maluwag na yung kalsada banda dito. So meron silang pusi dito na medyo matagal-tagal pa ito matatapos. Kasi ang sabi daw is target nila ngayong taon ito matatapos, pero para sa tingin ko hindi. Hindi ito matatapos ngayong taon. Yan yung itsura mga kumukero. Minuto, hindi tumitigil yung ano dito, yung para ng sasakyan. Kasi sobrang dami. Kaya hindi mahulugan karayom. Nakakatakot matumawid. Buti nga lang, hindi ito masyadong malapad na kalsada. Kasi kung tatawid ka dito, maaalanganin ka, aabutan ka ng sasakyan. Kaya buti na lang, hindi ito masyadong ano na kalsada to. So sa mga narinig ko, sabi nila ngayong taon daw ito matatapos, pero sa tingin ko naman parang hindi. Kasi nga po ano yung ano eh, parang medyo matagal-tagal pa to. Sa ang sa akin lang naman, yun lang naman yung nakikita ko. Parang sa tingin ko matagal-tagal pa ito matatapos. At titingnan nyo yung mga sasakyan, napakadaming sasakyan, nag ano po siya, nag i-create ko siya ng traffic. Ayan o. Sumula dito hanggang doon o. So nakita nyo naman mga kawoker, yun yung ka-traffic dito banda. So pag natapos na yung layover na yan, kukunti na yan dito. Meron pa rin mga magta-traffic pa rin naman dito, kaya lang hindi naman siguro ganito nakagrabe. Kasi napaka ano, napakadaming dumadaan talaga dito na area. Kasi nga po diversion road to. Dito lahat dumadaan ng mga sasakyan papuntang downtown, galing Bukidnon, galing naman downtown papunta namang Bukidnon. Vice versa lang po. Kaya ganyan ka traffic.
nakita nyo naman sa video na hindi tumitigil yung pagbara ng sasakyan. Yan o, meron pang mga parating. Malalaki at maliliit ng mga sasakyan po. Dito talaga lahat madaan. So, move tayo konti doon sa may unahan. So, yun, nakita nyo naman. Grabe ang traffic dito banda. So yun lamang mga kabukir, no? Medyo mainit na, kaya mag-relax muna tayo. Babalik tayo dito ulit sa mga susunod na mga araw para magkapag-update po ulit kung makapaglagay na sila ng ano, no? Ang tawag doon nung yung forma na lalagyan talaga ng ano sa taas, pagaya doon sa may bayad Akulas. Lamang mga kabukir, magandang araw po.